Yes, hello guys! Hanggang ngayon ba, naghahanap ka pa rin ng pwede mong pagkakitaan sa online? Alright? So, ngayon mayroon akong ibabahagi sa iyo na pwede niyong pagkakitaan. So, ipapakita ko muna sa inyo yung mga pwede niyong kitain. Halimbawa ito guys, okay, meron po kayong pwedeng kitain ng 20.19% in 15 days, 4.74%, 21.49%, 9.15%, 13.14%. So ito naman guys, pwedeng daily, yung kanina ay 15 days, 7.49%, 8.49%, 12.49%, 12.49% daily, 8.79%. Kaibigan, kapag gusto mong matutunan itong ipinapakita ko sa iyo ngayon, panoorin mo yung video na to until the end, ibabahagi ko sa iyo yung buong step by step para matutunan mo itong strategy na to. Guys, pwede po kayong kumita dito, depende po. Okay, sa kung meron kayong budget. Alright, so mas malaki rin po yung kikitain nyo. Pwede po kayong kumita dito, okay, from 5,000 pesos per day up to 20,000 pesos per day. Depende po sa'yo. Ngayon, alamin mo, ituturo ko sa'yo full step by step. Yes, hello guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano po kayo kumita ng totoong pera online ngayon 2021. Okay guys, investment, trading at motivational. Yan po yung laman ng aking videos. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng mga videos, consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. At ma-appreciate ko rin guys kung i-hit nyo na po yung like button. Click nyo po yung most recommended na business ko online. Alright guys, so before tayo mag-start, okay, so shout out dito sa bagong YouTube channel na to. Okay, so pwede po kayong mag-subscribe sa kanya. Okay, so ilalagay ko yung link sa kanyang, sa description yung video niya at saka first comment, yung DMG08 Fitness. So ito po ay about fitness. Okay, so kung gusto nyo mag-exercise, panoorin nyo po yung kanyang mga video. So ito ay bago lang na YouTube channel. Okay, so support natin yung mga liliit na mga YouTube channel. Guys, please subscribe. Okay, ito po yung mga kanilang mga videos. Okay, so yung link ng video na to or itong YouTube channel na to ay nandyan sa description at saka na sa first comments. Click nyo lang po, watch kayo ng few minutes at pwede na po kayong mag-subscribe. Okay, so para i-support natin yung mga small YouTube channel. Alright? Yes, guys! So, ano ba yung laman ng video na pag-uusapan natin? Itong video guys na to, gaya ng ipinakita ko kanina sa intro, so may mga percentage akong ipinapakita. Okay, so ang maganda nun guys, hindi mo na kailangan ng technical skills. Yun na po ay mga fixed na mga percentage or medyo may variation. Ibig sabihin, pwede po tayong kumita doon. So hindi mo na po kailangan ng skills. Hindi mo na kailangan pag-aralan ito. Okay, basta ituturo ko sa iyo ngayon kung ano yung gagawin mo. And of course guys, no age limit. As long as, okay, you are willing to do it, pwede po kayo dito. So, kahit ikaw ay 65, so wala po kayong masyadong skills, pero interested, guys, ito pong video na to ay para sa'yo. Okay, so ang tanong ng mga viewers natin, pwede ba yan yung phone? Cellphone lang kasi yung gamit ko, Mark. Pwede ba yan? Yes, pwede po. Itong strategy na to. Eh, laptop lang yung gamit ko, pwede rin po. Or PC, pwede rin po. Or tablet, pwede rin po. Kasi tinatanong nila. Okay? And of course, guys, yung video na to ay step by step guide yung ituturo ko sa iyo. Okay, para alam mo kung ano yung step by step mong gagawin. At guys, etong video na to ay para po sa mga naghahanap kung paano nila palaguin yung pera. Ibig sabihin, kailangan may pera. Kasi ano yung palalaguin mo? Kasi may nagtanong sa akin, nag-comment diyan, magte-trade daw siya ng wala. So, sabi ko, paano ka magte-trade ng wala? Ano i-trade mo? Ay sabi pala niya, pwede ba akong mag-trade? Sabi niya, dapat ba palang may laman yung wallet niya para mag-trade? Of course po, ano po yung iti-trade nyo kung zero yung iti-trade nyo? Wala po. Okay? Zero multiply by zero or zero multiply by zero. Okay? At eto guys, okay, may mga kasi akong, meron kasi akong survey na inilagay na dyan sa aking una na tinanong ko kung aasenso ba sila o hindi. May mga sumagot ng hindi. Eh guys, etong video na to, kung ikaw yung isa sa mga sumagot ng hindi, pasensya guys, itong video na to ay hindi po para sa'yo. Para lang po sa mga gustong umasenso ngayong 2021 tong video na to. Alright? So ngayon guys, nandito na tayo. Saang website ba yung binabanggit mo, Mark?
Walang iba guys kundi dito sa Binance.com. So mamaya pag ituturo ko sa inyo paano rin mag-sign up. Okay, papakita ko lang muna kung paano kumikita to at papaano mo magsisimulan. Okay? At papaano ka magkaroon ng fund dito. So simple lang 'tong gagawin natin. Okay, kung gagawin nyo guys, halimbawa meron ka na kayong fund dito, okay? Dito guys, berde po kayong kumita ng halimbawa dito BNB flexible. Pag sinabing flexible guys, anytime pwede nyo pong i-withdraw. Okay, the moment na nag-stake kayo dito, kung magkano man yung nilagay nyo dyan, okay, so pwede pong i-withdraw anytime. Flexible nga. So, halimbawa, naglagay ka ngayon, bukas gusto nyo nang i-withdraw, pwede po yun kasi flexible. Okay, so may mga flexible dito na available. Ito naman, yung DAI is 8.79%. Biruin mo, 8.79%. Flexible, pwede rin 7 days o 30 days. Okay, so available is 100 DAI. Kung gusto mong stake, click mo lang yung stake. Okay, so dapat po meron po kayong available na fund sa DAI. So mamaya ituturo ko sa inyo kung anong gagawin. Okay, so back lang tayo. Ito pa yung isa, ito po yung flexible at meron din po yung lock. Pag sinabing lock, okay, papakita ko muna sa inyo and then ituturo ko sa inyo anong gagawin mo. Pag sinabi namang lock, so meron siyang duration. So 15 days and 30 days. So, halimbawa, itong sushi, 20.19% estimated. So ito po yung estimated. Hindi naman yung saktong-sakto pero estimated, malaking chance na 20%. Pwede mas mataas konti, pwede rin mas mababa konti. So 15 days, pwede nyo pong piliin. Pag i-stake nyo, okay, click nyo lang po yan at dapat meron po kayong sushi. So okay, so ganun lang yung gagawin natin. At wait nyo na lang po siya guys, kapag okay na, mapupunta na lang sa account nyo. Okay, so ang tanong nyo ngayon, paano ba ako magsimula para magkaroon ng Binance account? Okay, so simple lang po yung gagawin natin. Meron pong link dyan sa description. Okay? Meron pong click link dyan. Ang gagawin nyo po ay magsasign up lang po kayo. Okay? Merong link dyan at magsasign up po kayo. Papakita ko po sa inyo kung paano po magsign up. Okay guys, kapag na-click nyo po yung link dyan, ito po yung makikita nyo. So ang first step lang na gagawin mo is simply put your valid and active email. So meron po kayong dapat valid and active email. Kapag meron na guys, input nyo lang po yung password. Okay, so dapat yung password nyo po ay meron siyang 8 characters, 1 uppercase, at least 1 number. Okay, para mas maganda. Ito po yung aking code. Yan, so automatic na po yan na nandyan yung code ko. Okay, so kapag clinic nyo po yung link, yan na po yung code ko. And i-click nyo lang po tong I have read and agree the terms and condition or service. And then click nyo lang po yung create an account. Once na-click nyo po yan, punta po kayo sa email na ginamit nyo at i-verify nyo lang po yung account. Ganun lang kasimple. Click mo lang po yung verify dyan sa, punta po kayo sa email nyo, yung ginamit nyo dito, punta po kayo doon, click nyo po yon at makakapag-create na po kayo ng account. Alright? Once nakapag-create na kayo ng account, eto na po yung makikita nyo. Okay guys, so nakapag-login na kayo, eto na po mismo yung pinaka-dashboard nyo sa Binance. Ganun lang po gumawa, okay, ng Binance. Okay, so kung wala pa kayong mga IDs and mga ibang mga gagamitin nyo, okay lang po siya. As long as na-verify lang sa email, pwede na po yan. Kasi ang maximum na po yan is 2 Bitcoin ang transaction per day. So hindi pa naman ganun. Okay, ngayon kung mas malaki na po yung transactions nyo, so pwede na po kayong mag-verify ng mga IDs. Okay, kahit wala pa kayong ID dito, okay na po siya. Okay, so ang next thing na gagawin natin is kailangan na natin ng fund para ilagay po dito sa pool or sa staking. So simple lang po 'yon. First step na gagawin niyo is pupunta lang po kayo dito sa Buy Crypto and then dito sa P2P, click niyo lang po 'yan. Pag sinabing P2P, ito po ay peer to peer. So wala na pong extra charges. Hindi katulad ng ibang mga platform, so may mga fee ka munang babayaran bago ka makapunta dito. So ito po yung dapat niyong tandaan. Okay? So dito guys, okay, so bibili po tayo ng mga USDT. Dapat po USDT yung bibili natin. Huwag tayong bibili ng Bitcoin, BUSD, or BNB. Mas maganda po USDT. Kasi wala na pong fee at wala ng charges. Ito po yung dapat nyong gawin. Okay? So dito guys, okay, nandito po yung mga advertisers, ang tawag dyan, advertisers. Sila po yung nagbebenta ng mga USDT na pwede nating bilhin. Okay? So ganito mangyayari. Okay, so ito po yung conversion niya sa per 1 USDT. Okay, so 48.30, exact po yan. May mga differences sila, pero lahat yan ay pareho lang din.
Konti lang po yung difference niyan. So, pwede po kayong pumili ng mas mababa yung presyo. So, halimbawa, ito si Niju. Okay? Okay to. Bakit? 99.58% out of 472 orders. Okay? So, yung iba, hindi lang nag-feedback, pero lahat yan 100%. Ito po yung mga payment wherein pwede po tayo mag-send. So, halimbawa, bank, transfer, GCash at PayMaya, tumatanggap siya. Minimum of 70 hanggang 5,000. Okay? So, hanggang 5,000. So, pwede po kayo mag-stake. So, para po humili, click nyo lang po yung buy USDT. Okay? And then, dito ilalagay nyo lang po kung magkano. Halimbawa, ilalagay nyo is 5,000. So, ito po yung mare-receive nyo na USDT. 103.51. Click nyo lang po yung buy USDT and then, so, ipapakita ko na rin. Although hindi ako bibili, pero papakita ko lang din kung paano. Okay, so nandyan na po yung order. Hintayin lang natin po yung instruction para makabili po tayo ng USDT. So ito po yon. Ayan, so meron siyang phone number. Pili lang po kayo anong gusto nyo, halimbawa GCash. Okay, then click nyo lang po transfer next. And then, yun na po yon. Okay, so... Ayan, so pwede pong gamitin yung GCash para makabili. At 48.30 lang po yung price ng isang USDT. Okay, so halimbawa, nakabili na tayo. So madali lang po yung gagawin dyan. So nakabili na tayo. Punta tayo dito sa Fiat and Spot. Okay, so pupunta na tayo ngayon dyan. At ang maganda dyan guys ay mapupunta na po yung pera natin sa USDT. Okay, so halimbawa, papakita ko sa inyo. Kapag nasa USDT na po yung ating pera. So, halimbawa guys, nasa USDT na yung pera, nandito yon. So, i-check mo lang kung wala dyan sa nakataas. So, eto. So, nandito po yung pera mo. Halimbawa, nandito na po yung pera nyo. Alright? So, ang mangyari ay i-trade po natin. Okay? So, halimbawa, di ba kanina, ngayon pupunta na tayo sa sinasabi ko kanina na staking. Dito, i-click nyo lang po yan at dito, bababa lang po tayo at i-click lang po natin itong earn. Okay? So, yung click natin yung earn. Okay? And then, alright, so ito na po yung lalabas. Dito guys, makikita po natin yan. Products, history, Binance staking, Lux staking, dual investment, launch pool, or buy now. So, ang gagawin natin is i-click natin itong Binance staking products. So, dito, gaya na nakita natin kanina, merong dalawa yan, yung Lux at DeFi. Or, ewan ko na ibig sabihin yan. Okay, DeFi. So ngayon dito guys, halimbawa mag-i-stake tayo ng lock for 15 days kay Sushi. Okay, so dapat po yung amount natin ay nandun sa Sushi. So balik tayo ulit dito sa wallet. Dapat sa wallet ay bibili tayo ng Sushi. So ganito po yung mangyayari. So balik tayo ulit sa Fiat. Halimbawa yung Sushi yung gusto natin. Okay, so merong minimum. Dapat 10 Sushi yung investment natin. Kikita po tayo ng 20%. So dito, type nyo lang po yung Sushi. Okay? So, nandito na po yung Sushi. So, hindi po yung pagkain na Sushi to. Okay? Etong Sushi na to ay ititrade lang natin. Click lang natin yung trade. Okay? So, sana guys, nasusundan nyo. Hindi ko mamadalain para masundan nyo ng mabuti. Sushi, then USDT. Nakikita nyo po yan. Ayan o. Sushi, USDT. Click natin po yan. Okay? And then, mapupunta na po tayo dito sa trading. So, hindi mo kailangan technical skills. Simple lang to. Okay, baka iniisip nyo, ay, kailangan ng dapat alam mo yung, oh, hindi po ganoon. Hindi mo na kailangan yung baba, taas, hindi na po. Dito, bibili lang po kayo, okay, ng Sushi. Pwede nyo na pong ilagay yung market price, kung magkano yung market price niya. Okay, at ilalagay nyo lang po yung amount. Okay, so, di ba, bibili tayo ng Sushi. Kasi yung pera nyo nandito na sa USDT. So, bibili tayo lahat. Halimbawa, yung pera natin. Then, click nyo lang po yung buy Sushi. Eto, click nyo lang po itong buy Sushi at mapupunta na po sa ating Sushi yung ating pera. Okay? Kapag nasa Sushi na, dapat 10 sushi. Okay? Yung mapupunta natin at pwede na nating i-stake doon. Ganun lang kadali guys. Ganun lang kadali yung gagawin natin dito. So, balik tayo dito sa earn ulit. Okay? At pagbalik natin dito sa earn, ang makikita natin. So, pili lang po kayo muna noon and then tsaka nyo po i-trade. Ganun lang kadali guys. And wait nyo lang po 15 days. Kung gusto nyo 15 days, 30 days. Alam nyo ba guys na malayong mas malaki to kesa sa banks. Okay? So dito sa Binance staking. Wala na pong charge yan. Wala nang charge po yan pag
kuan natin. Okay, so kaya napakagandang gawin. Oh, pili po kayo diyan. Gusto niyo waves, 15 days, 30 days, 50 waves naman, pwede niyo i-stake 4.74%. Malaki po 'yan. Alam niyo ba, sobrang laki na po 'yan compare sa banks. So ito naman 21%, so minimum ng 50,000 COS or COS, pero sold out na siya. Okay, kasi malaki. So ito naman XDC, minimum naman 50. So may plan po sila. Kung mas matagal, mas malaki rin. Okay, so 16. Okay, so ito naman, okay, so ito ay mas malaki, mas matagal, mas malaki. So parang nag-iipon lang po kayo, pero wala na pong kayong ginagawa na hindi nyo na kailangan abang-abangan yung trade, yung market. So hindi nyo na kailangan maging updated sa market. Kasi ito ay sumusunod lang siya. Okay, basta ito na po yung estimated po nila. Okay, so gusto yung 15 days, 30 days. So, pili lang po kayo dyan kung ano yung available. Dito naman sa flexible kanina, okay, so sa DeFi naman, ay ito naman yung mga flexible, pero meron lang dalawa. Okay, so DAI, so estimated naman is 8.79%. Malaki pa rin yan compared dun sa banks or nakatulog lang yung pera nyo. Okay, 8.49%, ito naman ay NV or BNB. Pwede kayo mag-stake. Okay, so flexible, anytime pwede nyo pong i-cash out. Yan po yung maganda dito sa flexible. Okay, so sana guys, nasundan nyo kung paano po kayo pwedeng mag-invest dito sa staking ng Binance. Ito ay hindi mo, sabi ko nga, hindi mo na kailangan ng technical skills, hindi mo na kailangan ng analytical skills, hindi na, basta sundin mo lang yung guide, pwede na po kayo makapag-invest. Pwede nyo na pong i-withdraw. Now, ang question, paano ba akong i-withdraw yan? Okay, so from fiat. Okay, so pwede nyo rin pong ibenta gamit naman po ngayon yung DeFi or P2P. So pwede nyo rin pong ibenta katulad nung ginawa nyo sa binilhan nyo. P2P rin. Okay, so pwede na po kayong magbenta naman. So meron kayong USDT, pwede po kayong mag-sell. So dito kanina, di ba kayo ay bumili? Ngayon, gusto mo namang ibenta. Click mo lang yung sell. Ikaw naman ngayon yung magbebenta. At sila naman yung bibili sa iyo. Ganun lang yung guys, ang process doon. Okay? So magse-sell ka naman, okay? So ikaw naman yung magpa-price kung magkano yung gusto mong USDT. So dapat nasa USDT siya, and then okay, ibabayad nila sa iyo, pwedeng GCash, pwedeng Paymaya at pwede rin po yung banks. Yun po yung pwedeng mag-cash out. Or if you have other wallets, pwede rin po kayong mag-cash out sa other wallet. Halimbawa, meron po kayong coins.ph, pwede nyo pong i-transfer from Bitcoin to Bitcoin, Ripple to Ripple, okay, Ethereum, saka nyo i-convert yan sa peso. So, ganun lang po kadali. Okay? Para magkaroon po kayo ng kita. So, ito po isang paraan wherein papaano palaguin yung pera na meron na kayo. Okay? So, sabi ko nga, hindi po pwede yung walang pera kasi ano yung palalaguin mo kung walang pera? Pero naniniwala naman ako na lahat naman may pera. Okay? Hindi lang alam kung ano yung gagawin. Okay? So, sana guys, nasundan nyo ng mabuti itong video tutorial ko ngayon. At sana guys, kumita rin po kayo sa online kahit nasa bahay lang, gamit yung cellphone nyo, gamit po yung laptop nyo. Para hindi sayang yung internet connection nyo. Okay? So, once again, thanks for watching. Okay? This is Mark from Pinoy Influencer. See you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye.